A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor One North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor One North is part of the worldwide Lord Jesus, Our Redeemer churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor One North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all. The Lord is the light of my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me high upon a rock, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me, nor forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such have breathed out violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord.
Jesus that heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Yes, Lord, thank you. Thank you for gathering us here today, Lord God, to sing your praises. We are so privileged, Lord God, na maaari kami magsubok para magkanta sa iyo at hindi lang magkanta, Lord God, to sing with all our hearts and with all our minds and with all our strength. We offer everything to you, Lord God. As I pour out my heart, this day
Sweetly in the tree.
Honor. You have worthy of it all. I will be back all the praises, all the glory to you.
purihin ang Panginoon. Magandang araw sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming, sa ating panunood ng ating patuloy na pag-aaral at na series about Hope Rising series. Ako po ay natutuwa sapagkat meron po kayong ganitong tinatawag na series patungkol sa pag-asa. Alam naman natin na ang ating kalagayan ngayon ay medyo masalamuot dahil na-extend na naman yung tinatawag na enhanced community quarantine. I think ang NCR at Bulacan at iba pang mga bayan ay na-extend hanggang sa May 15. So alam naman natin na napakahirap ng sitwasyon ng buhay ng bawat isa dahil sa ganitong kalagayan na tayo po ay naka-lockdown pa rin. Ngunit naniniwala ako na patuloy pa rin nating nai-enjoy ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nais ko pong kumustahin ang bawat isa sa oras na ito. Kumusta kayo? Kumusta mo ang ating kalagayan ngayon? Alam ko may mga nalulungkot, merong mga punong-puno ng anxiety, merong mga namumroblema. Paano yan? Nadagdag na naman. Nagkaroon na naman ng panibagong ECQ. Na-extend na naman. Siyempre, hindi umalis yung pag-aalala ng mga tao sa magiging pangangailangan, especially sa pagkain. Ano? Kaya hindi mo maalis talaga sa tao yung mag-alala, mamroblema, at mag-isip ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero maganda lang sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. Alam ko po na dahil tayo ay patuloy na umaasa sa gagawin ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan. Alam ko po na napakahalaga sa panahon ngayon yung tinatawag na pag-asa. Kasi kapag ito ang nawala sa buhay ng tao, yung tinatawag na hope, eh talagang medyo hindi maganda ang magiging sitwasyon niya. Napakahirap mamuhay kapag ikaw ay sa tingin mo wala nang pag-asa. Kaya lang tayong mananampalataya, laging may pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nangako naman siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At ang ating Diyos ay Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya tayo po ay nawawalan ng pangamba sa nangyayaring krisis sa atin dahil tayo po ay may pag-asa. At alam ko last week ay na-topic din natin yung tinatawag na joy na kung saan sa kabila na meron tayong ganitong crisis ang Kristiyano ay patuloy pa rin nagkakaroon ng tinatawag na kagalakan galing sa banal na Espiritu Santo. At dito sa ating patuloy na tatalakayin about Hope Rising series, ang topic naman natin ngayon ay about glory to Christ. Okay? At alam naman natin na itong ating pinag-uusapan sa Philippians ay patungkol sa naging buhay ni Pablo. Alam natin yung sitwasyon ni Pablo nung isinulat niya ito ay nandun siya sa tinatawag na prison cell at hindi rin maganda yung kanyang tinatawag na sitwasyon. Naka-lockdown siya doon sa kulungan sa panahon na yan. Pero makita natin na itong si Pablo ay patuloy pa rin nag-i-encourage, patuloy pa rin na
nagbibigay ng suporta sa mga mananampalataya na kung saan ay nandun din sa hindi magandang sitwasyon sa kanilang buhay. At dito sa ating pag-aaral about the glory to Christ ay pag-uusapan natin kung paano sa kabila na tayo ay dumaranas ng tinatawag na crisis na kagaya ng dinanas din ni Paul, nakita ko na nandun pa rin yung tinatawag na pag-glorify ni Paul sa ating Panginoon. Hindi pa rin nawawala doon sa kanyang sitwasyon ang tinatawag na pag-honor, pag-glory sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po mga minamahal ko mga kapatid na patuloy na tumatalakay dito sa Hope Rising Series, atin din pong pag-aaralan kung paano tayo ay patuloy na makapagbibigay ng glory sa ating Panginoong Jesus. Naniniwala ako na through our lifestyle sa ating pong pamumuhay ngayon ay patuloy pa rin natin na mabibigyan ng tinatawag na honor ang ating Panginoong Diyos. Bagamat tayo nga, sabi ko, ay maaring dumaranas ng malaking pagsubok ngayon, malaking problema ngayon, ngunit tandaan po natin sa lahat daw po ng ating gagawin, sabi nga sa Biblia, whether we eat or drink or whatever we do, we have to do it for the glory of God. At meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Ito po yung three biblical essential to remember to avoid self-centeredness and the glory to Jesus. Kasi kailangang maiwasan natin yung tinatawag na self-centeredness. Sapagkat kapag ang isang tao ay naging self-centered, hindi niya pwedeng mabigyan ng glory ang Diyos. Kapag ang isang tao ay nakapokus sa kanyang sarili lamang, kadalasan ang gusto niyang mabigyan ng glory yung kanyang sarili at hindi ang ating Panginoon. Kaya bago po natin talakayin itong topic natin ngayong araw, ay nais ko pong tayo ay panandali ang manalangin sa ating Panginoon. Ama, sa oras na ito, amin pong inilalapit sa iyo ang amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, Lord, pangunahan mo kami. Patuloy mong ibukas ang aming puso't isipan, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, at inihiling namin ang banal na Espiritu Santo ang ganap na magpaunawa sa amin, magbigay sa amin ng pagkaunawa sa iyong salita at magbigay ng bagong kapahayagan, Panginoon, patungkol sa iyong salita, O Diyos. At inihiling namin, Ama, ikaw po ang siyang manguna sa amin sa araw na ito. At hayaan mo na magamit mo lang yung lingkod na daluyan ng iyong pagpapalang espiritual sa araw na ito. At ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At uumpisahan po natin na dapat na kung saan ay mawala sa ating buhay bilang mananampalataya yung tinatawag na self-effort para magbigay ng glory sa Diyos. Sapagkat self-effort is worthless compared to Christ's work. Anumang tinatawag na pansariling kapakanan o effort na ating gagawin ay magiging mawawalan nito ng saysay kung ito ay ihahalin tulad natin doon sa ginagawa ng Panginoon o kung ito ay hindi base ayon sa
salita ng ating Panginoon Diyos. Sa Philippians chapter 3, verse 3 to 4, ang sabi dito, "For it is we who are the circumcision, we worship by the Spirit, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reason for such confidence." Ito po sa time na kung saan nabalitaan ni Pablo na mayroong mga tao na kung saan ay nagtuturo na yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sa tingin nila hindi pa sapat para sa ikaliligtas ng mga tao. Meron kasing grupo dito na kung tawagin ay circumcision group na ang kanilang paniniwala ay parang hindi pa sapat yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na pagkamatay doon sa krus at pag-alay ng kanyang buhay para sa kapatawaran at kaligtasan ng mga tao na sumasampalataya sa kanya. Kaya't mayroong grupo dito na kung saan kanilang itinuturo na kailangang idagdag pa yung tinatawag na circumcision at yung tinatawag na pagsunod sa iba't ibang mga ceremonial law. Kumbaga, ito ay iniinganyo nila maging yung mga mananampalataya na noon na gawin itong kanilang itinuturo nila na ito. Kasi alam naman natin na merong ginagawang circumcision, especially in the Old Testament time, para doon sa mga Hudyo. At ngayon sa tinatawag na New Testament, ay makikita natin gusto ng mga grupo na ito na idagdag doon sa pananampalataya ng mga Kristiyano itong tinatawag na ritual, itong practice na ito na circumcision doon sa mga Gentiles na nakakilala sa Panginoon. Kaya nga dito nagsalita nga si Pablo na sabi niya, "For it is we who are the circumcision." Kung ibig sabihin siya, sinasabi niya na ang totoong circumcised na gusto niyang ipakita dito ay tayong totoong nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang nangyayari circumcision sa atin ay hindi doon sa panlabas lamang, kundi spiritual na circumcision dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang nangyari nga dito ay makita natin medyo nag-react si Pablo doon sa mga nabalitaan niyang mga grupo na ito nagtuturo patungkol doon sa mga another na mga ritual na ito para idagdag sa kaligtasan na tinanggap ng mananampalataya sa panahon na yan. At makikita natin na marami talaga maging sa ating panahon ngayon, ano, 'di ba? Lalo na ngayon, merong tinatawag na crisis sa ating bansa. Merong mga tao na gusto nila na tumulong, gusto nilang gumawa ng mabuti. Pero ang problema, yung paggawa nila ng mabuti, hindi naman talaga para sa Panginoon. Yung iba gustong magbigay para kilalanin lang. Minsan nga doon sa aming lugar nakakalungkot dahil nagkaroon ng tinatawag na distribution ng tinatawag na relief goods. At maniwala kayo, doon sa relief goods ay merong nakalagay pa na mga flyers ng tinatawag na mga politician. At makikita mo doon na talagang nandun yung pagtulong nila, pero makikita mo rin yung kanilang tinatawag na motive, hindi lang talaga para sa pagtulong, kundi para sila ay makilala at para yung ginagawa nila ay
ay maging credit sa kanila. Bagamat alam nga natin na ito ay bawal, na itong tinatawag na crisis na ito ay samantalahin ng ibang mga politiko na maging mangampanya, no? Ito'y pinagbabawal. At makita natin, kahit na dito nga, sabi ko nga sa ganitong krisis, marami pa rin sinasamantala yung pagkakataon na mamulitiko. At doon makikita mo lamang na mayroon mga tao talaga na ang kanilang ginagawa is not actually to glorify God, but very, very clear that they want to be glorified. Gusto nila na sila yung na nakikilala at nabibigyan ng tinatawag na kapurihan. Alam nyo, mga kapatid, during the time ng pangangaral din ni Paul, alam nyo, dumating sa time na nagkaroon siya ng tinatawag na kung tawagin ay burden doon sa mga kababayan niyang Hudyo. At ito ay makikita natin sa Romans chapter 10, beginning verse 1 to 4. Ang sabi nga dito ni Pablo, "Brothers, my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness that come from God, and so to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes." Kahit na nung araw yung kanyang mga kababayan na mga Hudyo rin, they are so zealous in their religious belief. At sabi nga dito ni Pablo, they are so sincere and they are so zealous pagdating doon sa tinatawag na service nila sa Panginoon. Pero ang problema, yung kanilang ginagawa is not based on knowledge. Ibig sabihin, it is not based on the Word of God. Na ang tao talaga, kahit anong gawin niyang pamamaraan para i-glorify ang Diyos, para ma-justify ang kanyang kasalanan, kahit ano ang gawin niya para maligtas, gumawa man siya ng anumang klase ng mga tradisyon, gumawa man siya ng mga rituals na kung ito ay pangsarili lamang o walang basihan sa salita ng Diyos, ito ay walang saysay. It is worthless. Okay? Magiging walang saysay ito. Kaya doon makikita mo na anumang self-effort na gagawin ng isang tao para i-glorify ang Diyos, para siya maligtas, para ma-justify ang kanyang kasalanan, ito po ay mawawalan ng saysay. Dahil unang-una, dapat nating malaman na ang righteousness ay nanggagaling sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believe. Kaya makita natin dito na if we really want to glorify God, yung way po natin ng tinatawag na pag-glorify sa Kanya must be based always doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At kung gusto po nating mapatawad, ma-justify, maligtas, ito ay hindi sa ating effort. Ito ay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo.
more than 2,000 years ago. Kaya ito yung unang dapat na mawala sa ating buhay o sa isang tao, yung tinatawag na pangsariling effort na gumagawa sila ng paraan para maging katanggap-tanggap yung kanilang pamamaraan. But as I have said, meron ng ginawa si Kristo. At yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, nang sinabi niyang, "It is finished." Ibig sabihin, tapos na. Hindi mo na pwedeng dagdagan yung ginawa na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Tapos na po yun. Tinapos na ng ating Panginoon. At ang pangalawang bagay na dapat nating makita, kapatid, na yung tinatawag na self-achievement is also worthless compared to Christ's sake. Sabi nga ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 7, "But whatever to my profit, I now consider loss for the sake of Christ." Sabi dito ni Pablo, yung mga bagay na maaring pakinabang ay kanyang kinukonsider na kawalan para lamang kay Kristo. Ano pong ibig sabihin niya dito? You know, brothers and sisters, Paul has all the reason to boast as a Jew because of the things he has achieved. Si Pablo po ay maraming naging achievement sa buhay. Pero sa kabila ng achievement niya na ito, makikita mo pa rin na sabi niya, yung mga bagay na maaring pwede niyang ipagmalaki, yung mga bagay na pwedeng masabi niya kapakinabangan niya, kinonsider niya na ito na kalugihan para lamang kay Kristo. Actually, kung babasahin po natin sa Philippians chapter 3, makikita po natin dito, no? Sa 4, sabi niya nga dito, Philippians chapter 3, beginning verse 4, ang sabi niya dito, "Though I myself have a reason to put confidence in the flesh, I have more circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regards to the law, Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless." Dito makikita natin si Paul ay isang tao na masasabi natin na napakaraming achievement sa buhay. Maraming masasabi nating accomplishment na nagawa. Actually, kung titingnan natin dito, si Paul ay isang Pharisee or considered ding pare sa panahon na yan. Hindi siya basta-basta pare by the time. Siya ay, sabi nga, belong to the Pharisee. At siya ay masasabi natin na kung saan pagdating sa tinatawag na pagiging zilos sa kanyang relihiyon o sa kanyang pananampalataya, makita natin he even persecuting the church. Noong araw, kapag alam niya na mayroong ibang papasok na grupo ng mananampalataya na hindi kaparehas sa kanyang pananampalataya, anong gagawin niya? Pinipersecute niya ito. Hinuhuli niya. Makita natin kung gaano siya kasilos kung pag-uusapan yung pagiging relihiyoso niya. Hindi po basta-basta siya sang masasabi ko na religious. He also a fanatic. In his belief. Why?
because he is actually willing even to die and kill for his belief. At makita natin na marami talaga siyang na-accomplish pagdating doon sa kanyang pananampalataya, pagdating doon sa kanyang religious belief. Actually, itong si Paul ay belong sa tinatawag na religion na kung tawagin ay Judaism, no? By the time. At makita natin siya maraming accomplishment. At alam mo, pag ikaw ay naging Pharisee, siyempre kinikilala kang tao. At nung araw, yung Pharisee ay very influential na people during the time. Bilang sila influential, but they are considered one of the richest person in their time. At makikita nyo, mga kapatid, na nakapag-aral din ito. Actually, tapos nga siya doon sa school na ang kanyang teacher ay si Gamaliel, well-known teacher. At siya ay hindi rin ordinaryong nag-aaral ng salita ng Diyos. Na-master niya yung Pentateuch, yung five books in the Old Testament, kabisadong-kabisado niya yan. At sabi niya nga, kung ang pag-uusapan lang ay yung pagiging religyoso, ang sabi niya nga dito sa kanyang salita, for legalistic righteousness, faultless. Ibig sabihin, lahat ng ritual, lahat ng seremonya na ginagawa sa kanyang relihiyon ay nagagampanan niya, nagagawa niya. Kaya nga, faultless eh. Ibig sabihin eh, napaka-silos niya, napaka-committed siya. Pero makita natin dito, mga minamahal ko, mga kapatid, yung mga bagay na kinukonsider niya, na achievement niya, ang sabi niya dito, kinonsider niyang loss. Ibig sabihin, mga kapatid, yes, may mga tao na mayroong mga achievements sa buhay. Hindi naman natin maialis yan eh, na mayroong mga tao sa mundong ito na mayroong mga achievement, mayroong mga academic achievement, may mga professional sa atin, may mga successful sa kanilang career, sa kanilang mga businesses, di ba? Marami talaga masasabi natin ay mayaman at kinikilala dahil doon sa kanilang mga achievement. Pero mga kapatid, kagaya na ipinakita ni Paul, kinonsider niya yung mga achievement niya na is just a loss. Kumbaga sa kanya, kalugihan. Ibig lang sabihin, hindi masama, mga kapatid, na may achievement sa buhay. Hindi masama nakapagtapos ka, nakapag-aral ka. Hindi masama na meron kang career, may profession ka, meron kang kayamanan. Hindi naman po masama yon. Pero may mga tao na kung saan dahil sa kanilang mga achievement, wala nang panahon para sa Diyos. Diba? May mga tao na masabi nating successful naman sa kanilang business, sa kanilang mga career. Pero makita mo, nakapokus lang doon sa achievement nila ang kanilang pananaw sa buhay at hindi sa Panginoon. Kaya dito, nung makilala ni Paul ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya nga doon, but whatever to my profit, I consider loss for the sake of Christ. Sa kanya, wala siyang attachment doon sa achievement niya. Ang mahalaga sa kanya ay si Kristo. Minsan, di ba, may mga tao na dahil sa kanilang mga achievement, ang hirap na nilang bumaba doon sa tinatawag na pedestal.
para magpakumbaba sa Panginoon at kilalanin ang Panginoon Hesukristo na kung wala siya sa kanyang buhay, he is actually nothing. Di ba? Kaya minsan may mga tao na sabi ko nga, yes, they can be considered as very successful person in the business world. They're very successful in their career. But I tell you, brothers and sisters, the moment na hindi mo yan maisurrender sa Panginoon at kilalanin si Jesus na siya dapat yung number one sa buhay mo, those achievements are nothing. Baliwala po lahat yun. Okay? Kaya makita natin, ito yung pangalawang bagay na dapat na matutuhan natin at dapat na maiwasan natin na kung saan tayo po ay mag-focus na lang doon sa ating mga self-achievement at makalimutan na natin yung kailangan natin na higit sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At minsan, alam nyo, maraming mga tao, sabi ko nga eh, mayayaman naman, may pera naman, pero hindi mo makita yung tinatawag na burden sa pagtulong doon sa kanilang kapwa. Diba? Lalo na ngayon, nagkakaroon tayo ng crisis. Nagkakaroon ng tinatawag na kahirapan. Pero kahit na ano pang sabihin mong achievement meron ka, kahit anumang sabihin meron kang kayamanan, pero kapag ito ay hindi mo rin nagamit ng tama, hindi mo rin na ibahagi sa iyong kapwa, yung mga achievement na yan ay walang saysay. Alam nyo, sa crisis na ito, isa sa mga sinasaluduhan ko ay yung ating mga medical people, yung ating mga doktor, yung ating mga nurse, yung ating mga medtech, yung lahat ng mga nasa medical nagtatrabaho. Bakit po ako'y natutuwa? Sapagkat yung inyong achievement sa buhay, hindi nasayang. Hindi yan nawala ng saysay, mga kapatid. Kasi nagamit nyo yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng inyong profession na yan ay nakakapagbigay kayo ng malaking tulong sa ating kapwa na ngayon ay nagsasuffer dito sa COVID virus na ito. At doon makikita mo na yung achievement ng isang tao sa buhay ay hindi nawawalan ng saysay o hindi ito nagiging worthless kapag ito ay nagamit natin sa ating kapwa para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ikatlong bagay na kung saan ay very essential na maalala natin to avoid self-centeredness, ano? At yung tinatawag na self-possession is worthless compared to knowing Christ. Ito yung ikatlo, no, na pag-uusapan natin. Kasi may binanggit dito si Pablo na sabi niya Philippians chapter 3 verse 8, what is more, I consider everything loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose
sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. Dito, hindi lang achievement na meron si Paul sa kanyang buhay. Masasabi ko na si Pablo ay meron ding mga possession, meron ding mga ari-arian, at maring meron ding kayamanan. Kasi sabi ko nga, by that time, Paul is very influential person. So kapag ikaw ay influential na tao, kinikilalang tao, at may position sa isang community, sa isang bayan, automatically yon, sigurado, meron din yung kayamanan. Wala kang makikita sa atin na mga kakinikilalang mga tao, very influential, very well-known na tao, na walang ari-arian. Automatically meron yan, ano? Ganon din yung si Pablo. Maaring talagang siya ay masasabi natin na isa sa mga mayamang tao sa panahon na yan. At siyempre, kapag naman ikaw ay mapera, no? Ikaw ay mayaman, natural lang, marami kang pwedeng bilhin na mga ari-arian. Okay, di ba? Pag ang isang tao ay mapera, sigurado kahit sa ating panahon, may sariling bahay at lupa yan, may sasakyan yan, meron din yang tinatawag na mga lupain, no? At meron yang mga, ang iba ay meron pang mga businesses na masasabi na pag-aari nila. Pero dito, kung sa nabasa natin, sabi nga ni Paul, what is more considered everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish. Alam nyo, ako naniniwala naman na yung mga ari-arian ni Paul by that time, hindi niya naman ito ibinasura talaga eh. Hindi niya naman ito talagang itinapon, no? Pero yung word niya dito, I consider them rubbish. Kumbaga eh, yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga possession, hindi na naging mahalaga sa kanya. Ang naging mahalaga na sa kanyang buhay ay ang Panginoong Jesucristo. At yung mga ari-arian niya ay kinonsider niya ng basura. Ibig sabihin, wala na siyang attachment doon sa mga possession na kung saan pinanghahawakan niya. Diba? Yun ang ipinapakita dito. Sabi niya, I consider them rubbish that I may gain Christ. Kasi minsan, may mga tao talaga sa totoo lang dahil doon sa kanilang mga possession. Diba? May mga tao dahil doon sa kanilang mga ari-arian. Ang nangyari, nandito na lang sila nakapokus. Kumbaga, they are so attached with those things that they have no time anymore for the Lord. Kasi ang isang bagay din, kapag ito ay basura, di ba? Palagay ko, hindi muna ito papansinin. Kapag ang isang tayo nakakita ng isang basura, aba palagay ko, hindi niya na ito bibigyan ng focus, hindi niya na ito pag-iinteresan pa, lalo ko ito ay
inilagay na doon sa basurahan, wala. Sigurado, hindi mo na ito pag-iinteresan. Ako po ay nanggaling sa ibang bansa. May mga bansa na kahit minsan magaganda pa yung mga gamit, no? Na pagdating ng panibagong taon, ang ginagawa nila, yung mga lalo na yung kanilang mga appliances, yung mga gamit nila sa mga living room, alam mo, ginagawa nila, tinatapo nila yon, at ang gaganda pa. At ang nangyayari nga, dahil ito'y tinatapo nila, nilalagay nila sa basurahan. So, ibig sabihin, kaya nila nilagay sa barusahan, hindi na sila interesado. Wala na silang pakialam doon sa kanilang mga gamit na yun. Kahit sabihin pang ito ay operational, kahit ito ay maganda na, pero gusto na ng palitan, inilalagay na nila doon sa tinatawag na tapunan ng basura. At minsan, kapag ito'y nakita ng ibang mga tao, ang ginagawa ay kinukuha ito. Marami nagkaka-interes kasi nga maganda pa. Kasi nga eh bago pa. Kasi nga eh umaandar pa. Pero doon sa nagtapon, dahil ito'y kinonsider niya ng basura, eh, hindi niya na ito pinag-iinteresan pa. Nawawala na yung kanyang focus doon dahil ito ay kinonsider niya ng basura. Ibig sabihin, wala na siyang attachment doon kasi naging basura na yun eh. Ganon din po dito sa atin, no? Bagamat sabi ko nga may mga kababayan tayo, may mga kapatiran tayo na masasabi ko na talagang well off. Masasabi nating mayaman. Masasabi nating napakarami ng ari-arian. Pero maliban na ang isang tao ay maalis doon sa kanyang attachment sa mga bagay na kanyang makukonsider na possession, hindi mo makukuhang magbigay ng glory sa Diyos. Sasabihin ko, kapatid, why? Kasi the more na ikaw ay naka-attach dyan, the more na naka-focus ka dyan, the more na yan ang number one attention sa buhay mo. Bakit ko nasabi that you cannot glorify God? Alam mo kung bakit? Kasi those possessions can be considered as your idol. Pwedeng Diyos-Diyosan mo yan. Diba? May mga tao, they are considered their possession na dahil they are so attached with it without realizing that they are already doing an idolatrous practices. At dito, nakita ni Pablo na alam niya na mas mahalaga sa kanya si Kristo. Kaya yung mga bagay na masasabi niyang kinukonsider niyang kapakinabangan, sabi niya dito, for whose sake I have lost all things, I consider them rubbish. Kaya sa kanya, mawala man yan o naandyan man yang mga ari-arian na yan, wala siyang magiging problema. Hindi na yan magiging big deal sa kanya. Mawalan man siya ng mga ari-arian o manatili man yang mga ari-arian niya na yan, makikita mo, hindi na siya attached dyan. Okay? Kasi may mga tao talaga na hanggang ngayon, ang attachment ay nandito sa mga bagay sa mundo. Eh, meron ngang mga Kristiyano eh, pinag-uusapan. Minsan, kahit Kristiyano na, nako, saan kaya tayo makakapunta pag wala ng lockdown, pag wala ng ECQ? Saan kaya tayo makakapagliwaliw?
No, minsan ang iniisip kung saan makakapagliwaliw na naman, paano na naman gagawin yung mga bagay na makamundo. No? Minsan ang iniisip, siguro kailangan natin na pumunta doon sa mga lugar na makapagpapasaya sa atin. Kumbaga, minsan ang nasa isip pa rin, yung mga bagay sa mundo na paano sila mapi-please. Sana pagkatapos pa rin ng lockdown na ito, ang mind ng bawat isa sa atin, ang kaisipan pa rin paano kaya ako patuloy na magagamit ng Panginoon pag lockdown na? Sino ba dapat yung ma-reach out ko? Sino ba dapat yung kailangan ko masira? Sino ba yung dapat na makaabot ng mabuting balita? Hindi yung saan kaya magandang magbakasyon? Saan kaya magandang magliwaliw? Saan kaya yung mga open ngayon na mga resort? Diba? Minsan, ganun lang nasa isip ng kita. Minsan, kumbaga, attached na attached pa rin doon sa mga bagay sa mundong ito. Pero makita natin dito si Pablo, sabi ko nga, kung paano ay ginive up niya yung tinatawag na attachment sa kanyang mga possession. Kaya, brothers and sisters, self-possession is worthless compared to knowing Christ. At hindi dapat makahinder yung mga possession natin, no? Para tayo ay makapagpatuloy na makilala natin si Kristo na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At alam niyo, isa pang bagay na napansin ko, hindi mahirap tumulong sa kapwa kung tayo man ay merong mga ari-arian. Kung ikaw ay hindi attached sa mga ari-arian mo na yan. Halimbawa, pera. Mahirap kasing itulong o tumulong sa iba o magbigay ng tinatawag na support sa iba. Lalo na kung ang pera ay masyado kang attached dito. Pero sabi nga, pag iyan ay kukonsider mo na parang wala lang, hindi ka mahirap pang magbigay. Diba? Kung ikukonsider mo yan ay parang walang halaga sa iyo. Ang halaga sa iyo ay makatulong ka sa kapwa mo. Hindi ka mahirap ang magtumulong. Lalo sa sitwasyon natin ngayon. Ano? Kaya lang naman minsan mahirap ang taong tumulong kapag masyado siyang attached to sa kanyang mga possession. Pero kung hindi, magiging masaya at malaya ka sa gagawin mong pagtulong kung hindi ka control ng iyong possession. Sabi nga nila money is a good servant but a terror master. Ibig sabihin, pag yan ay gagamitin mo para sa pagtulong at para sa paggawa ng mabuti, maganda yan. Pero pag ang pera ang aalipin sa tao, nagiging terror master yan. Magbibigay ng paghihirap ng loob sa buhay ng tao. Kaya makita natin dito, mga minamahal ko, mga kapatid, yung tinatawag na tatlong bagay na ito na very essential to remember to avoid self-centeredness and the glory to Jesus. Ulitin ko, number one, self-effort is worthless compared to Christ's work. Number two, self-achievement is worthless compared to Christ's sake. And number three, self-possession is worthless compared to knowing Christ.
Purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa ibinigay mong pagkakataong ito upang kami ay makapakinig ng iyong salita, Panginoon, na alam namin ito'y magbibigay ng kalakasan sa aming espiritual na buhay upang kami, Panginoon, ay patuloy na makaharap sa krisis na aming dinaranas na matatag, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na mamuhay kami sa panahong ito na ang aming buhay ay patuloy na makapagbigay ng gloria sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Ama, salamat po sa buhay din ng aming mga kapatid na nakikinig at nakinig, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito. Ama, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Supply mo ang pangangailangan ng aking mga kapatid sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Lord, I pray, ibigay mo rin ang kapayapaan. Ibigay mo rin, Panginoon, ang peace. Ibigay mo rin ang comfort sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon, na nandito sa tinatawag na krisis, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa aming buhay, walang ibang mapapurihan at mabigyan ng glory, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. At tunay sa iyo lamang, Ama, ang kaluwalhatian, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa patuloy kayong ingatan ng Diyos at patuloy na magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. God bless you, brothers and sisters. Purihin po ang Panginoon. Kapangyarihan Diyos, aming Ama ang lumikha ng langit at lupa. Kami na mga anak mo ay lumalapit sa iyong harapan upang mamagitan para sa buong mundo. Halos lahat ng bansa ay kasalukuyang apektado at nasa ilalim ng panganib sanhi ng COVID-19. Ang tulong namin ay nagmumula sa inyo. Nagsusumamo po kami para sa inyong awa at proteksyon laban sa virus na ito. Ipinapahayag namin na kayo lamang po ang aming kanlungan, ang aming tanggulan, at ang aming kaligtasan. Dalangin namin na proteksyonan mo po ang aming mga kababayan sa nakamamatay na karamdamang ito. Pagkalooban mo po kami ng malakas na resistensya at malusog na pangangatawan. Iligtas mo po ang aming bansa sa mapanganib na suliranin dito. Pagkalooban mo ang aming pamahalaan, ang iba't ibang pinuno ng mga bansa at ang bawat lokal na pinuno ng karunungan upang sa kanilang pagtatatag at pagpapatupad ng gabay, hakbang at strategiya ay aming mapagtagumpayan ang paglaban sa COVID-19. Tulungan mo po ang mga opisyal namin sa kagawaran ng kalusugan, ang mga medical na personnel, ang mga doktor at nurses, na once sa pamamagitan ng iyong lakas at kapangyarihan, sila ay kumalinga sa mga may sakit at mahihina. At hayaan po ninyo na ang malawakang epidemya na ito ay matapos na sa mabilis na panahon. Gabayan po ninyo, Panginoong Hesus, ang mga siyentipiko sa buong mundo na puspusan nagtatrabaho upang maghanap ng luna sa COVID-19. Ipahintulot po ninyo na sa lalong madaling panahon ay matuklasan na po nila ang kinakailangang bakuna para sa coronavirus. Sa mapanganib ng mga panahong ito, pagkalooban mo kami ng inyong biyaya at kapayapaan upang manatiling mahinahon at madaig namin ang takot. Dahil ang espiritu ng takot ay hindi nagmumula sa inyo, pawiin mo ang pag-aalala, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Halip ay bigyan ninyo kami ng pampalataya, pag-asa at pagmamahal.
Punuin mo ang aming puso ng inyong salita at lagi kaming samahan ng inyong presensya. Panghawakan namin ang pangako na mananatili sa ganap na kapayapaan ang mga taong ang mapaningin ay nakatuon sa iyo. Tulungan mo kami na ipakita ang larawan ni Hesukristo sa pamamagitan ng paggalinga sa mga naghihirap at hindi kayang bilhin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gawin mo kaming hindi makasarili sa halip na tumutulong at nagbibigay pag-asa. Palakasin mo sila tulad ng pagpapalakas mo sa amin sa oras ng aming kahirapan. Dalangin namin sa gitna ng malawakang epidemya na ito, kami ay magbigkis-bigkis sa iyong pagmamahal. Bubuklurin mo ang bawat bansa ng iyong kapayapaan at ipagkaloob mo sa amin ang pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng iyong mayamang biyaya at kapangyarihan. Magbayanihan nawa kami para sa kagalingan ng lahat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo na kamingan na lang. Amen. Every eye will see.